Ngayon, gusto na nila maligo at magtampisaw sa water fountain nila. Naku! Napakagaling talaga na nag-isip nito. Oh, hala, sige, hanapin mo ang butas. Maya-maya, humiga na si Bukoy-Koy. Ay, naku! Masyado na naman sila nag-enjoy ngayong araw. Etong dalawang mag-best friend na to, nagsasalitan sila sa water fountain. Tignan nyo, si Sianil naman daw. At sa sobrang enjoy nila, humiga na. Grabe, ang tuwa ng balyena. Tignan nyo, ayaw niya na talaga umalis sa water fountain. Eto naman si Bornok, hindi ko alam kung naghihilamos ba to. Panibagong araw at panibagong kalokohan na naman ang mapapanood nyo. Bumili na nga kami ng mga gagamitin para sa gagawin naming DIY water fountain. Siyempre, kakailanganin natin ng extension, water gun, at ang pambutas. Bubutas na lang natin yan ng barrel light. At sa mga oras na yan, hindi nga namin alam kung magiging successful ba ang aming plano. At dahil masyadong brainy si Burikok, kaya naman magtitiwala tayo sa kakayanan niya. Hindi ko alam kung bakit may mga gantong pag-iisip si Burikok. At na matapos na nga niyang gawin, titignan na natin ang magiging result. Kaya naman titignan na natin in 3, 2, 1. At ayan, successful ang ating DIY water fountain. Ang malaking katanungan na lang dito ay magugustuhan kaya to nila Bukoy-Koy? Meron ako nakita sa Shopee na ganito pero may kamahalan. Kaya naman nag-DIY na lang kami, nakatipid pa. Bago namin sila ilagay dyan, papatakbuhin muna namin sa labas. Ay Diyos ko, si Bukoy-Koy nangunguna. May iba-iba silang style kung paano tumakbo. Ay Diyos ko, grabe ang enjoy ng tatlo. Habang naglalaro sila, iniisip ko na kung magugustuhan ba nila yung water fountain. Halaga, si Brianna pa side view tumakbo. Gusto na nila sumama doon kay Lola. Napakalambing talaga nila sa ibang tao. Pero pagdating sa amin, tinatakbuhan lang kami. Sabi ko nga, tama na ang takbuhan. Ito na nga ang time para ilagay sila sa water fountain. Grabe naman magpa-cute nung dalawang to. Wag mo ako daan-daanin sa ganyan. Siyempre ako na ang magbubukas. Pero parang may sumisingit sa camera ko. At eto na nga, titignan na natin ang magiging reaction nila. Sabi ko nga, daan-daan nila ang pagbukas ng gripo. Ay naku, napakatalino talaga ni Boriko. Nilakasan yung tubig. Ay sis, mukhang alam ko na to. Hinahanap na ni Bukoy-Koy yung mga butas. Halaga, pinagkakain niya na yung tubig na tumatalsik. Grabe talaga to. Tignan nyo, inaabangan niya na yung tubig na lumalabas sa butas. Mukhang mag-e-enjoy ang Bukoy-Koy. Tignan nyo, basang-basa na sila. At mukhang mahihirapan na naman kaming paalisin sila dyan mamaya. Maya-maya nga, pagtingin ko kay Bukoy-Koy, halaga, humiga na. Naiinis siya sa mga tumatalsik na tubig. Wala tayong magagawa dyan, Bukoy-Koy. Kahit anong huli mo dyan, hindi mauubos yan. Hindi na nga siya umalis sa kinalalagyan niya. Tignan nyo, inurong pa niya yung hose. Naiinis na dahil hindi niya daw mahuli. Grabe talaga to si Bukoy-Koy. Mga kapatid niya, sinasalo lang yung mga tumatalsik na tubig. Pero siya, subsub na yung nguso niya dun sa mga butas. Talagang binabantayan niya na. Napaka-talented talaga nito. Siyempre, diretso na namin sila papaliguan. Yan ang paborito na lang shampoo, yung Faux Friends Fat Guard. Napakalambot ng balahibo nila dyan at napakabango. Ngayon, napaligo tuloy sila nang wala sa oras. Eto naman sila, si Anil at Antonieta ang nilabas namin. Nakakita sila sa labas ng bagong friends. Kaso natakot sa mga itsura nila. Sabi ko nga sa dalawang sweet, so huwag sila matakot, kala si Anil. Ganyan na talaga ang mga itsura nila, wala tayong magagawa dyan. Akala mo mga pinaglihis sa sama ng loob. Halaga, nagpabuhat na si Anil. Wala pang isang minuto na pagod na ang balyena. Kaya naman ilalagay na namin sila sa water fountain. At sa mga oras na yan, masyado ako nagtataka. Bubuksan ni Burikok na hindi naman nakakonect yung host. Tignan nyo, natawa din siya sa kasyungahan niya. Ay nako talaga tong mga kasama ko. At bigla nga nagulat ang dalawang dapaang ilong. Pero parang natuwa si Anil, imbis na matakot. Eto ang first time na hindi siya natakot sa mga pinagagawa namin. Ay, grabe yan. Salun-salun na mga bunganga niya yung tubig na lumalabas. Diyan pa talaga siya pumwesto sa gitna at pinagiinom yung mga tubig na tumatalsik sa kanya. Ayaw na nga umalis ni Sianil sa kinalalagyan niya. Sabi ko, i-share niya naman kay Antonieta. Tingnan niyo yung mukha niya. Talaga nag-e-enjoy siya. Kaya naman pumayag siyang ipatry niya kay Antonieta. Nagaantay siya na matapos ang kanyang BFF dahil siya naman daw ang next. Wow naman. Marunong maghintay ang balyena. Nagulat ako at humiga na siya at patingin-tingin pa sa labas. Mukhang mahihirapan kami paalisin ang balyenang ito. Hindi na po yan aalis dyan. Ang tanging makakapagpaalis lang sa kanya yung pagkain. Ngayon ko lang nakita si Sianil na napaka-relax habang naliligo. Siya talaga ang kusang pumwesto dyan sa gitna. Kaya naman after niya maligo, eto naman si Antonieta ang pumunta sa gitna. Ang buong akala nila ipaprank ulit namin sila. Pero ngayon, Diyos ko day, nag-enjoy ang mga dapaang ilong. Eto naman si Bornok ang tinry namin. Halaga, naghilamos na. Nakikiliti pala siya dahil may tumatalsik na tubig sa harap niya. After naman nila maligo, nilagyan namin sila ng moisturizing balm. Tingnan nyo naman ang mga talampakan. At pagkatapos, nilagyan ko na nga nitong all-in-one healing oil. Dahil dito tumutubo na yung mga nawalang balahibo ni Antonieta. Sobrang effective nito sa kanila. Ito na nga ang kasagutan sa may mga galis o sa may mga rashes o sugat. Lalong-lalo na kapag nawalan ng balahibo. Maya-maya nga, binubulungan na ni Sianil si Burikok. Gutom-gutom na daw siya. Baka daw mabawasan ng 1/4 yung taba niya.